Samantala, napunta sa kwento ni Ere sa mundo ng Demon Beast, naroon si Ere sa sariling pagsusumikap ay patuloy na nagkakaroon ng lakas, kalagayan, at impluensya. Siya ay isang hindi natatalo, isang diyosa na mandirigma, at siya ay isang simbolo ng kadakilaan at kagandahan. Ngunit bigla, nawala ang kanyang demon force at naging alagang hayop ng isang immortal practitioner, kailangang maging sandatahan ng pinsala bilang isang flesh shield. Hindi niya nais na gawin ito. Nais niyang makauwi. Ngunit mali. Ano nga ba ang iniisip niya? Kahit pa ang lahat ng mga mataas na tao sa mundo ay kanyang mga kaaway, kahit na puno ng mga mangmang na mandirigmang mercenary ang grupo, kailangan niyang mahanap ang paraan para mabuhay at matapos ang misyon na inata sa kanya. Kung susuko siya, ang kanyang mga kasama ay magiging pagkain at laruan na ulit para sa mga mataas na demon beast. At bigla dumating si Chumo at siya ay may dalang pagkain para kay Air. Si Air ay galit at tinawag si Chumo na devil at tinanong kung ano ang balak niya. Ngunit si Chumo ay humingi ng kapatawaran at sinabing hindi niya intensyong saktan si Air. Nagkasagutan sila dahil kay Ere na itinatago rin niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang commander ng Demon Beast. Sa kabila ng galit ni Ere, hindi niya napigilan ang kanyang gutom nang ipakita ni Chumo ang pagkain. Ipinakita ni Chumo ang pagkain sa mesa at nagulat si Ere at hindi nakapigil sa sarili na kainin ito. Kahit pagalit siya kay Chumo, hindi niya nakayang tanggihan ang masarap na pagkain. Si Chumo ay napansin kay Ere totoong gusto niya ang pritong manok. Subalit sa isip ni Ere, bigla siyang nawalan ng malay, at pagkagising niya, napansin niyang kalahati na lang ang natirang pagkain sa mesa. Napagtanto niya na nakain niya ang kalahati ng pritong manok na yon. Ngunit labag ito sa kanyang loob dahil siya ay commander ng Demon Beast, at hindi niya akalain na matatalo siya ng kanyang biological na instinto. Sa isip ni Ere, ito ay hindi maaaring mangyari, at iniisip niyang maaaring may isinama si Chumo sa pagkain na nakakapagpabago ng kanyang kagustuhan. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala at pagdududa kay Chumo. Ngunit iginiit ni Chumo na hindi niya gagawin ang mga maruming trick na iyon at nagbalak na lang nakunin ang natirang pritong manok. Sa kanyang galit at pag-aalinlangan, hinahampas ni Ere ang mesa upang pigilan si Chumo sa kanyang iniisip o gagawin. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Ere na kakaiba ang kanyang nararamdaman. Bakit kaya masarap sa kanya ang amoy ng karne ng isang malambot at walang kapangyarihang hayop? Ang malutong na balat, ang malambot na teksto ng manok, at ang kakaibang pampalasa ay labis na kahalumigmigan sa kanya. Nagtataka siya kung ito ay nagmumula sa kanyang alaala o ito ay pagkain para sa demonyo. Ngunit si Chumo ay nagtanong kay Ere kung bakit hindi na lang niya pabayaang kunin ang pritong manok. Ngunit iniyakan ito ni Ere at sinabing hindi siya nadala ng pagkain. Sinubukan niyang patunayan na kahit anong laman ng pagkain, hindi siya magiging apektado. Sa kanyang galit at pagmamalaki, ipinakita niyang kahit gaano karaming pagkain ang kainin niya, walang lason o empatiyong epekto ang tatalab mula rito. Si Chumo ay sumang-ayon na lang sa kanyang desisyon at hinayaan siyang magpatuloy. At makikita na nagkaroon ng isang sistema ng pagpaparehistro na nagpapakita na si Ere ay nadagdagan ng isang paborabilidad para sa host, si Chumo, matapos ang kanilang pag-uusap. Naging madali para kay Chumo ang pakainin si Ere, at sa simpleng pritong manok at pizza, napapataas niya ang kanyang paborabilidad para sa kanya. Sa kanyang pag-iisip, naisip ni Chumo na ang impormasyon tungkol kay Ere mula sa sistema ay tama. Madaling mapakain si Ere at kailangan niyang madagdagan ang kanyang paborabilidad sa kanya upang ma-unlock ang mga bagong feature o benepisyo mula sa kanya. Isaalang-alang niya ang posibleng panganib mula sa grupo ng mga Lee at kinakailangan niyang magkaroon ng mas maraming paborabilidad mula kay Ere upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Biglang dumating si Yutong na may labis na pagkabigla at emosyon. Ipinabatid niya kay Chumo na may masamang balita. Ang grupo ng mga Lee ay nagpaplano ng isang pag-atake laban sa kanya. Nagulat si Chumo sa kabilisang pangyayari at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yutong na ang grupo ng mga Lee ay naglalabas ng impormasyon tungkol kay Chumo at ito ay naging trending o hot topic sa social media. Ito ay nagdulot ng pangamba dahil maaaring magresulta ito sa isang pag-atake mula sa mga miyembro ng grupo ng mga Lee. Si Chumo ay hindi masyadong nabahala sa balitang ito at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin.
Sa eksena na ito, may dalawang tao na nag-uusap tungkol sa isang klase sa Magic Secret Land. Nag-alok ito ng admission lecture at tinanong nila ang isa't isa kung nais nilang dumalo. Ang isa sa kanila ay parang natuturn off sa klase, sinasabi na hindi ito reliable at pampaloko lamang para sa mga tao. Ayaw niyang malayo sa normal na buhay at tahimik na pamumuhay. Ang isa pa ay nag-express ng kanyang pag-asa na si Chumo, ang savior, ay makakatapos sa alien invasion na nagaganap. Ngunit inire-resback ng kasama niya ang ideya, sinasabing hindi reliable si Chumo at nabubunyag na ang mga sikreto nito, pati na rin ang mga kontrobersya nito. Nagkakaroon ng pag-aalala tungkol sa kredibilidad ng mga ito, ngunit ang isa ay nagpakita ng mga ebidensyang video na nagpapakita ng mga aksyon ni Chumo. Ayon sa video, bago pa ang pagbukas ng Secret Land, nagtungo si na Chumo at ang kanyang kasamahan na si Xia Xiaoming sa rooftop ng kanilang kumpanya. Kahit walang video ng pangyayari, tila tiyak ang mga nag-uusisa na si Chumo ang may kasalanan. May iba pang video na nagpapakita ng pagpunta ni Chumo sa kanilang kumpanya matapos ang misyon sa Secret Land. Nagbanta ito kay Mr. So, ang kanilang boss, gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang savior. Ngunit nang tanggihan siya, sinasabing pinatay ni Chumo si Mr. Xu at sinunog ang kanilang kumpanya upang pagtakpan ang mga ebidensyang may kaugnayan sa katiwalian at pagpatay. Ang mga video clips na ito ay inilabas ng isang sikat na uploader na si Angry Coco na nagriskyo ng kanyang buhay para mailantad ang tunay na pagkatao ni Chumo. Binabanggit ang isang uploader na kilala bilang Angry Coco na madalas na nagsasalita para sa mga hindi pinalad. Binabanggit ang kanyang pahayag ukol kay Chumo at ang kanilang pagdududa hinggil dito. Gayunpaman, may nagpapahayag din ng espekulasyon ukol sa pagkatao ni Chumo. May mga ulat na nagpapakita na noong panahong may malubhang sakit ang kapatid ni Chumo, si Mr. Xu ang nagbigay ng pondo para sa pagpapagamot. Subalit ayon sa mga ulat, nagkaroon daw ng sobrang kasakiman si Chumo at kinuha ang pera para sa panggastos sa medisina. Ang kapatid niya ay nananatili sa kritikal na kalagayan. Nababanggit din ang pagkakapatay ni Chumo kay Mr. Xu, ang mabait na pangulo ng kanilang kumpanya. Dahil dito, nagkakaroon ng pag-aalinlangan kung si Chumo ay tunay na maaring maging pag-asa sa pagliligtas ng mundo. At sa building nagpapahayag ang dalawang babae ng kanilang disgusto kay Chumo dahil sa mga natuklasan tungkol sa kanya. Inilalabas nila ang kanilang galit sa kanya sa pamamagitan ng kanilang usapan. Isinasalaysay nila na si Chumo ay isang practitioner bago pumasok sa Secret Land, ngunit nagkunwari siyang simpleng tao upang magpakitang mayabang at makakuha ng maraming followers. Sinasabi nila na ginamit niya ang kabaitan ng ibang tao para mandaya at kunin ang maraming Destiny Coins. Pinapahayag din nila na maraming analysis video ang nagsasabing si Chumo ay naghangad lamang na palakasin ang epekto ng programa sa pamamagitan ng masamang gawain, kabilang ang pagpatay sa ilang mga immortal practitioners. Ipinipilit nila na si Chumo ay nagdulot ng pinsala sa mga practitioner sa 5th sect ng Secret Land at inaagaw ang maraming rewards na nagresulta sa kakaunti na lamang na Destiny Coins para sa iba. Sa live interview na ito tungkol kay Chumo, ipinahayag ng isang tao ang kanyang disgusto kay Chumo, ang tinaguriang savior. Sinasabi niya na wala siyang sasabihin kay Chumo dahil ito raw ay isang scumbag. Sa isang magkasunod na usapan sa text messaging, naglalabasan ang mga komento mula sa mga tao tungkol kay Chumo. May isa na nagpapahayag ng galit sa kanya at tinutukoy ang pagkapanalo niya bilang Best Actor of the Year. Sinasabing masamang magtago si Chumo bilang isang ordinaryong tao at ang kanyang pag-ugali ay ikinakagalit ng mga tao. Nagpapakita ang mga komento na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng karakterisasyon ni Chumo at ito ay para lamang sa pagpapakita. Mayroon ding isang tao na nagpadala ng private message sa social media account ni Chumo na nagpapahayag ng kanyang pagnanasa na mamatay ito. Ngunit sa huli, ito ay ikinabahala ng taong ito at naging takot na baka magkaroon ng reaksyon si Chumo. Ang iba pa ay nagtawanan sa sitwasyon at nagbibiro tungkol dito. At ibang lugar ng kwento, mayroong isang personnel ng Chairman Lee na nag-uulat sa kanya ukol sa kanilang tagumpay sa publicity work laban kay Chumo. Nagpapakita na puno na ang internet ng negatibong balita tungkol kay Chumo at ito ay nagdulot ng masamang reputasyon sa kanya. Ngunit may pag-aalinlangan ang personnel kung sapat na ito. Nagmungkahi rin siya na ang totoong pumatay kay Master Li Xiu ay si Chumo.
Sinabi ng chairman na ito ay sapat na, at wala silang magagawa kung tinanggihan na ng mga demon beasts ang kanilang hiling na patayin si Chumo. Binanggit ni Chairman Lina ang mga demon beasts ay nagkukumpuni ng anima power suppression blocks ng lihim, at sa palagay niya, sila ay magkakaroon ng malalim na plano. Sinabi niya na ang mga ito ay nagtatago ng impormasyon dahil hindi sila tiwala sa kanilang grupo. Tinukoy din ni Chairman Lina ang pagkalat ng negatibong balita ukol kay Chumo ay bahagi rin ng kahilingan ng mga demon beasts. Ipinapakita nito na may plano sila na nakatutok kay Chumo, at ang kanilang layunin ay hindi lamang ang masira ang reputasyon nito kundi maging ang kalakasang spiritual ng mga practitioner. Sa huli, nabanggit na ang mga ito ay handang magplano para patayin si Chumo. Sa bahay naman ni Yutong, siya'y nagagalit sa mga netizens na walang kaalam-alam at puro pagsunod lamang sa takbo ng kaganapan. Ipinahayag niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na mad and brainless netizens. Inirereklamo niya kung gaano ito kasama at walang katarungan, lalo na't nagsakripisyo si Chumo para iligtas ang mundo at sa kabila nito ay binabatikos lamang siya. Sa sagot ni Chumo, sinabi niya na hindi niya iniisip ang misyon na iligtas ang buong mundo at ang layunin lamang niya ay iligtas ang kanyang kapatid. Ipinakita niya ang kanyang kababaang loob at sinabi na hindi niya iniisip ang ganung kalaking misyon. Ngunit sa kabila ng kababaang loob niya, napansin ni Yutong na nasira ni Chumo ang kanyang cellphone sa higpit lang ng paghawak nito habang sinasabi ang mga humble words na ito. Ipinunto ni Yutong na tila galit na galit si Chumo. Biglang nagpakita ang isang notice mula sa system na nagpapaalala sa kanila na ang Second Secret Land ay magbubuka sa loob ng 10 minuto. Sa reaksyon ni Chumo, ito ay tila handa na muli at desididong sumali sa nasabing misyon. Sa eksena na ito, si Yutong ay nag-aanunsyo na lahat ay handa na. May bago siyang stealth matrix at ito ay gumagana ng maayos. Nag-order siya ng takeout para subukan na hindi mahanap ng delivery man ang kanilang lugar. At ito ay gumana. Si Chumo ay sumagot at sinabing maayos na rin ang lahat. At nagpahayag na tapos na rin niyang ihanda si Eire. Samantala sa studio, si Miss Kelly ay nagtataka kung bakit nagkaroon ng biglang pagbabago sa plano na magkaroon ng live broadcast para sa Secret Land ngayong araw. Ito ay nakakaapekto sa kanyang oras dahil may mahalagang advertising endorsement campaign siya. Siya ay naiinip at naghahanap ng karagdagang bayad para sa pagbabago. Si Las Bishwan, ang host ng live broadcast, ay nagpapakalmang sumalubong kay Miss Kelly at sinabi na ang Secret Land live broadcast ay mas mahalaga kaysa sa kanyang endorsement campaign. Si Miss Kelly ay nagbago ang mood nang malaman niyang nakalive na at naririnig na siya. Nabigla si Miss Kelly at nagpahayag ng pagtanggap sa kanyang kakayahan bilang isang tuber na magtrabaho sa live broadcast at endorsement campaign ng sabay-sabay. Nagkaroon ito ng komplimento mula kay Las Bishwan. At sumabat si Mr. Jising nagbigay ng update na may mga praktisyan na nagsusumikap sa kanilang pangalawang pagpasok sa Secret Land. At sa loob ng Secret Land, naganap ang mga sumusunod, isang practitioner sa Secret Land ay gumagawa ng hotpot. Ipinakita niya na kahit ang laman ng Demon Beast ay kanyang niluluto. Ang mga manunood ay nagtataka kung baka ito ay nakakalason. May isa pang manunood na nagpa siyang bigyan ng Destiny Coin, ang practitioner, dahil sa kanyang ginagawa. Nagmungkahi siya na pumunta na lamang sa live studio ni Li Haoyu kung gusto nila makita ang totoong hardcore mukbang. Nagkaroon ng komento mula sa isang audience tungkol sa malaking itlog. Ipinakita ng practitioner na may hawak siyang 100-pound monster beast egg at plano niyang kainin ito ng hilaw. Si Miss Kelly, na inaasahan ang live broadcast sa Secret Land, ay nagulat at nagtataka dahil sa mga nangyayari. Parang nagiging Food Network na raw ang kanilang live broadcast. Si Miss Bishwang ay nagpapaliwanag na ang mga practitioners na ito ay sinusundan ang halimbawa ni Chumo sa pamamagitan ng paggaya sa kanyang mukbang upang makakuha ng atensyon at Destiny Coins. Nagtanong siya kay Mr. Jising kung lahat ng practitioners ay sinusubukan ding maging fashionable tulad nito. Si Mr. Jising ay tumugon na ang mga practitioners na ito ay mga amateur sa ikalimang Secret Land at mahina ang kanilang lakas. Gumagawa sila ng mukbang upang mapanalo ang Destiny Coins at madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Bagamat hindi kanais-nais ang kanilang mga gawi, ang kanilang layunin ay ipagtanggol ang tao. Ipinakita ni Mr. Jising na ang mga practitioner ng Big Four Sects ay hindi gumagamit ng mukbang para sa atensyon.
Siya ay nag-aanyaya na tingnan ang mga practitioners ng unang secret land. At isang practitioner ay nag-aanunsyo na natagpuan niya si Chumo, isang kilalang personalidad sa secret land. Nagpapakita ito ng interes sa impluensya ni Chumo sa mga trending na pagsasaliksik tungkol sa kanya. Nagbabalak siyang mag-interview kay Chumo at hinihiling ang pagsuporta at pag-like mula sa mga manonood. Si Chumo ay nagtaka at tinanong kung siya ba ang tinutukoy. Tinanong siya kung paano niya matutulungan ang practitioner na nag-interview. Ang practitioner ay nagpapakilala na dati siyang media worker bago naging immortal practitioner. Nagtanong siya kay Chumo kung maari siyang ma-interview tungkol sa chismis na siya ay pumatay ng kanyang kasamahan at boss kanina. Sinagot ni Chumo na ang mga chismis na ito ay imbento ng Liz Group dahil natuklasan niya ang kanilang masamang gawain. Ipinakita niya rin na hindi lamang ang Liz Group ang kasangkot, kundi pati na rin iba pang financial groups na nag-aliansa sa alien monsters. May mga demon beasts na pumasok ng lihim sa Earth sa tulong ng grupo, at ang kanilang layunin ay hindi malinaw, kaya't dapat mag-ingat ang lahat. Ang practitioner ay nagtaka sa mga pahayag ni Chumo, at nagtanong tungkol sa pagkamatay ni Xiaxiaoming at Mr. Su pati na rin sa video ni Chumo. Sinabi ni Chumo na ang mga video na iyon ay mula lamang sa ilang parte ng mga security camera tapes at binigyan ng konteksto na pabayaan na siyang masisi sa mga problemang pinansyal. Inutusan daw ni Mr. Su si Xiaxiaoming na pumatay sa kanya. Nagulat ang practitioner sa mga pangyayaring ito. At lumabas ang mga mensahe mula sa mga manonood. Mayroong isang manonood na nagpahayag ng pagtutol sa pahayag ni Chumo tungkol sa mga monster na nag-infiltrate sa Earth. Ipinahayag niya ang pag-aalinlangan sa mga pahayag na ito at nagtataka kung may naniniwala sa kanila. Nagpahayag siya ng pagkadismaya sa mga pahayag ni Chumo at sinabing parang hindi makapaniwala na nagiging pinakamahusay na practitioner ito sa loob ng isang araw lamang mula nang pumasok sa secret land. Ipinahayag niya ang pagkadismaya sa pagiging parang mamamatay tao at sinungaling ni Chumo. Sa kanyang paningin, hindi karapat-dapat maging isang tagapagligtas ang isang tao tulad ni Chumo. Samantala si Miss Bishwang ay nagpahayag ng pangamba tungkol sa pahayag ni Chumo na may mga demon beasts na nag-infiltrate sa Earth. Sinasabi niya na ito ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa kanilang mundo. Tinanong niya si Mr. Jisheng tungkol sa kanyang opinyon ukol dito. Sumagot si Mr. Jisheng na ipaalam niya sa kanyang sektor ang mga pagsusuri tungkol sa Liz Group. Sinabi niya rin na hindi dapat masyadong mag-alala. Ipinahayag niya na kung may mga demon beasts na pumasok sa Earth, ang Big Four ay hindi maaaring walang kaalaman tungkol dito. Ipinahayag ni Miss Bishwang ang kanyang pagkabahala sa sagot ni Mr. Jisheng. At si Miss Yutong ay nagpahayag ng pagkabahala kay Chumo dahil sa mahinahong asal nito sa practitioner na nag-interview. Sinabi niya na kung siya ang nasa kalagayan ni Chumo, siya ay baka ng away na. Sumang-ayon si Chumo at sinabi na hindi niya sinasabi ang mga ito sa totoong buhay o sa internet dahil ito ay madaling burahin ng Liz Group. Ang live broadcast mula sa Secret Land ang tanging paraan para malaman ng mas maraming tao ang katotohanan, makahanda, at magkaroon ng mas maraming pagkakataon para mabuhay. Bigla, may umiral na matinding aura at nagdulot ng pag-aalala kay Miss Yutong. Siya ay nagtataka kung bakit parang may mali na nangyayari sa Secret Land. Naglabas ng notice ang system na nagsasabi na dahil sa intervensyon ng alien spirits, mag-merge na ang buong secret land. Gayun din, may notice mula sa system ni Chumo na nagpapakita ng pagbubukas ng pangalawang araw ng sign-up. Dahil sa isang emergency, ang mga premyo ay dadoblehin at ang nag-sign-up sa pangalawang araw ay makakatanggap ng karanasan sa pakikipaglaban sa pagiging maalamat na martial artist. Ang mga premyo ay naipadala na at dapat tingnan. Si Miss Yutong ay napagtanto na tumigil na ang paglindol at nagtatanong kung tapos na ba ang pag-merge ng secret land. Wala namang mukhang pagbabago sa paligid. Si Chumo ay nagbabala kay Miss Yutong at nagsabing mag-ingat. May kakaibang halimaw sa malapit nila, maaaring ito ay galing sa ibang secret land. Nagtaka si Miss Yutong at sinabing cute ang halimaw. Nagtanong siya kung siya ba ang kinakausap nito. Biglang lumapit ang cute monster sa kanila, parang domestikadong alaga, ngunit bigla itong naging mabangis at nagsimulang umatake sa kanila at agad gumawa ng atak si Chumo upang maglaho ang halimaw. Si Chumo ay nagpahayag ng kanyang mga damdamin, habang ginawa niya ang atak na iyon, naranasan niya ang kakayahang mag-react ang kanyang katawan nang hindi kinakailangang isipin ng masyado.
Mukhang nararamdaman niya ang pagiging legendary martial artist sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malakas na damdamin habang nakikipaglaban at nadarama ang lakas na sumasalimbay sa kanyang katawan. Nagpahayag ng babala si Mishutong kay Chumo na may iba pang halimaw na paparating. Napansin niyang may malalaking halimaw na buhmi na parating. Ngunit biglang nagbago ang asal ni Chumo at nagiging mapanganib. Nababahala si Mishutong at nagtanong kung okay lang ba siya. At nagpahiwatig si Chumo ng okay lang naman siya, ngunit parang may kakaiba. Patuloy na nagpahayag ng damdamin si Chumo kung saan ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya at galak. Ipinakita niya ang tila epekto ng ecstasy at pagka-excite dahil sa dami ng kanyang lakas. Bigla, nag-iba ang emosyon ni Chumo at nagmula ang galit sa kanyang puso hanggang sa puntong nais niyang sirain ang buong mundo. At bila nagbigay si Chumo ng malupit na suntok sa kalaban. At biglang may notice mula sa sistema ni Chumo na nagpapakita ng pag-charge ng karanasan ng martial artist. Ipinapakita na ang proseso ng pag-upload ng karanasan ay nasa 5% pa lamang at ang host, Chumo, ay dapat iwasan ang pakikipaglaban habang hindi pa tapos ang pag-upload. Inilalagay din sa pahayag na ang matinding puwersa ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan ng host at may tsansang mawalan ng katinuan. Si Yutong ay nagtatanong kay Chumo. Si Chumo ay tila nagbabalik sa kanyang normal na isipan at tinanong kung tapos na ba ang laban. Sinabi ni Yutong na patay na lahat ng buhmi. Nagsorry si Chumo sa pagiging labis siyang na-excite. Nag-isip si Chumo at nagtaka kung bakit hindi siya agad na alerto ng sistema ukol sa panganib na dulot ng pag-charge ng karanasan. Binanggit din niya na bagamat sinabi ng sistema na ang matinding puwersa ay magdudulot ng pinsala sa katawan, wala siyang nararamdamang malalang pinsala maliban sa pamamaga ng kanyang mga kalamnan. Samantala may notice mula sa sistema ni Ere na nagpapakita ng pag-charge ng karanasan ng martial artist at aktibado na ang damage transfer function. Si Ere ay nagmumura sa kanyang isipan at nagpapakita ng galit dahil nadadamay siya sa pinsala na dulot ng pakikipaglaban ni Chumo. Nag-iisip si Chumo at napagtanto na muntik na niyang masaktan si Ere sa kanyang laban. Ipinakita niya ang pangangailangan na iwasan ang pakikipaglaban habang hindi pa tapos ang pag-upload ng karanasan. At sa studio si Miss Las Bishuang ay nagtanong kay Mr. Jisheng ukol sa kakaibang estado ni Chumo. Sumagot si Mr. Jisheng na maaaring ito ay dulot ng impluensya ng mga opinyon sa internet na nagdulot ng pagkahina ng espiritu ni Chumo. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at nawala ang kanyang katinuan sa laban. Ipinakita niya rin na sa ganitong kalagayan, hindi lang niya nai-injure ang iba, kundi pati na rin ang kanyang sariling katawan at isipan. Ibinahagi niya ang kanyang na-witness na karanasan sa isang practitioner na minamahal niya na nawalan ng kontrol at lumaban ng direkta hanggang sa kamatayan. Binanggit din ni Mr. Jisheng na ang katotohanan ukol sa pagpapatay ni Chumo ay hindi patiyak. Ipinakita niya ang pagkalito sa mga tao na nagtatago sa ligtas na lugar habang inaalipusta ang mga tagapagligtas na lumalaban para sa sangkatauhan. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.